Magandang araw sa lahat ng ballers. Mga pala si Coach Edward Anthony Mendoza, aka Coach Ed Horse. I just want to introduce to you who Mendal is. Mendal is here just to play and enjoy the game. Ang isang in love ako sa player pag nakita ko ng determination. May kita mo yun, mafe-feel mo yung bata kahit napagod, may kita mo determined maglaro yan. Kaya nga napakit yun, diba? Meron na kong tinuruan. This was few years back. High school assistant coach ako ng isang school. Hard training kami, 4 hours. So after 4 hours, binulungan ako, coach. Baka pwede mo naman i-improve yung shooting ko. Sabi ko, basta kaya mo, walang problema sa akin. So I extended 1 hour training sa akin. And he did impress me. Sabi mo, in less than 10 minutes, binago yung tira niya. Tumira sa 3 points, 25 straight sa left wing. So, nag 25 out of 26 siya. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi siya nagmimintis. So, lumipat kami sa right wing. Sabi ko, i-beat niya yung 25. And nag 25 out of 30 siya. Pero not bad, ah. Galing. And then, nagpaturo din siya ng separation move. Unfortunately, umalis ako sa school na yun. And I don't need to mention that school. So, yun yung gusto ko, yung work ethics. Like Kobe Bryant, kaya gusto ko si Kobe Bryant because of his work ethics. There was one interview na merong reporter, usapan nila is 4 o'clock. Sabi yung reporter, 3:30, pupunta na siya sa gym para maunahan si Kobe Bryant. Unfortunately, 12 pa lang natin na si Kobe Bryant. Nagte-training na, nag-shoot around na. So, pagpasok na reporter, he was shocked. All sweat na si Kobe Bryant. So, yun yung gusto ko sa isang player, no work ethics. Okay? So, pag nakita kita niyan, hindi kita tatantanan, aalagaan pa kita hanggang kaya ko, ah. Pero hindi kita gagasasan, sorry. Tulungan kita sa training. Dadagdagan natin. Tapos, we have to imply discipline. When we say discipline, ito lagi ko ina-emphasize to. Sana pagpasok nyo sa loob ng court, nakagear up na kayo. Hindi yung nagmumuni-muni pa kayo para kayong mga model na naglalakad-lakad. Sana pag ganon, gear up agad. At saka sana, ang mentality nyo, baguhin nyo. Trainings, saka game time. Game time should be 1 hour before. Dapat nandun na kayo, players. Trainings, sana mauna ang players kesa sa coach. Most of the time, nauna ang coach sa players nowadays. Yun yung isang pangit tingnan as a player. You may be good, pero lagi ka naman late sa training or sa game. Pangit naman tingnan. So, disiplinahin mo rin yung sarili. Masarap yung nakikita ng coach na talagang eager ka. Kasi there are coaches na pag late ka dumating, hindi ka gagamitin na. So, yun yung mga gusto kong maintindihan nyo as a player. You have to discipline yourself. Isa pang example, yung tubig. Maraming players hindi nagdadala ng tubig. Ano ba problema? Bakit hindi nyo mabit-bit yun? Isang litro? Hindi man ganun kabigat yun eh. So, bakit ko ini-implement ngayon? No sharing of water. I'm teaching how to become hygienic. When I say hygienic, makaiwas tayo. Daming sakit ngayon. Nakakatakot. Tandaan nyo, maraming sakit ngayon. Kaya iwasan nyo. Kung meron kayong water boy, okay lang. Pero kung wala, during the games and practices, you have to bring your own water. Ang ginagawa ko kayo, pag wala kang tubig, hindi ka makakainom. Hindi ka tapayinumin. At wala magbibigay ng tubig sa'yo. That's part of discipline. O, katulad niya, may coronavirus pandemic. E paano kung hindi naagapan niya? Until now, wala pang gamot dyan. So yung sinasabi natin, being hygienic. Hindi siya nandidiri ka sa kakampi mo o ka sa kaibigan mo. Pero it's high time. Magkaroon tayo ng hygiene, kalinisan sa katawan niya. Ibig sabihin. So, yun yung isa namin inaano dyan. Isa pa is never quit. Quitting is for cowards. Kasi nangyayari, pagtampak na, tinatamad na kayo. Huwag nyo din sukatin. Sukatin nyo, lumalaban kayo until the final buzzer. Diyan, nai-impress ang coach. Yan na, third stringer ka, second stringer ka, pag pinasok ka, pakita mo na gusto mo pa rin maglaro. Isipin mo, tabla or all ang score na talagang desidido ka maglaro. Pakita mo gano'n, sportsmanship. Yan, napakalaking bagay niya. Pag natalo, accept it. Hindi naman yung end of the world yun eh. Pero expect something, you will hear it from the coach. Siyempre, gusto rin naman namin manalo. May pakita sa magulang na marunong kami mag-coach. We can be a winning coach. Huwag naman laging talo, diba? Kawawa naman. Parang mawawala kasi nung lahat. So, yun yung sinasabi natin.
do not stop playing until the final buzzer. Lastly is always be a gentleman inside and outside the court, or be responsible. Kalat nyo ng puti sa loob ng basketball court, kasi it reflects who you are. Kung ano yung kalat nyo, iiwan nyo ng baboy. Kaya yung mga dapat inintindi inside and outside the court, being a gentleman. Maraming ways to become a gentleman. Paglabas ng court, syempre may mga maunang parents dyan, give way tayo, or mga babae, give way tayo. Ganun ang pagiging gentleman inside and outside the court. So those are the things na gusto kong malaman nyo about mental. Who mental is, yun yung gusto kong magkaroon kayo na idea kung sino kami. Ayun po yung question that was being raised over Mendel Haskins Basketball Cup. And for our last topic, I just want to extend my sincere gratitude sa mga sumuporta, naglalaro sa Mendel, at yung gusto pang maglaro. Marami pa nagtatanong. Sorry guys, talagang I cannot do anything about this pandemic season. All we need to do is make sure yung health natin napapalagaan natin. Tsaka yung you can work out naman sa garage. Kahit sa garage lang, kaya nyo gawin yan to keep you in shape. Maraming ways para ma-apply or magkaroon kayo ng magandang resistance. Vitamins and take lots of fluids. Sleep early. Yung mga kailangan. Again, iwasan nyo yung pasahan ng bottled water or jug. Yan yung kailangan nyo baguhin. Now, parents, napakalaking utang na loob ko po sa inyo yung ginagawa nyo suporta. Hindi naman kami or hindi naman tayo dadami kung hindi nyo susuporta ng mental. Ayun po, napakalaking tulong nyo po. Lagi kayong nasa tabi ko. I was down, I was willing to give up, pero you pushed me. Kayo po nagturo sa akin, then lumaban. Kayo po yung nasa tabi ko na coach, nandito lang kami sa tabi mo, ano kailangan mo, try natin suporta. By the way, meron isang parent kasi, or several parents, na lumapit sa akin, coach, ano ba kailangan ng team? Sir, what do you mean? Ano kailangan? Equipments, uniforms. And then sabi ko, sir, kaya pa naman. Okay lang po ang mental. So yung unang offer niya, I turned it down. The second offer niya, hindi na ako nakapon. Hindi naman sa nagmamalaki ako. Kaya lang nahihiyari kasi ako. Ginawa niya, during our practice, doon niya pinapunta yung magsusukat ng uniform. So nasukatan, and nasabi sa akin yung nagsusukat, may down payment. So yun yung mga nangyari na maganda offer mental. Tapos may isang parent naman, actually yung mga anak kasi nila na one-on-one ko. May isang parent naman, sabi niya, coach, yung anak ko naglalaro sa O6, pero I heard problema mo yung O3. Sige, tulungan kita dyan, coach. Sir, maraming salamat po in advance. Kasi majority is playing for O3 are from the public school. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan. Galing din ako sa wala eh. So, yung puso ko, puso mahirap. So, merong nag-sponsor. Lahat eh, sa uniform. And it helps naman kahit pa paano. Yun yung maganda nangyayari. And then, some of our trainings, merong magpapakain ng burger, donuts, may nagbibigay ng tubig. So, malaking bagay sa mga players. Small things, they appreciate it. Yung milk tea, ito yung isang post ng player ng mental. Parang may pakpak eh. Kasi panayang inasal eh. Di ba sir? Tapos may mga players na nag-o-offer ng, since walang sasakyan ng mental, yung mga players na nag-o-offer ng ride para makarating kami sa venue. Yun po yung napakasarap, grabing suporta. Yun yung mga pinakakatuwa. And so mga naging kasamahan kong coach, unang-una kay Coach John Paul Repre. Kalaban kami sa Fourth Estate niya, lagi kami magtatapat. He gave me an opportunity to become one of the coaches sa PISA. So magkasama kami, we finished second runner-up sa high school. And that's my first time to coach as sa varsity school. And then from there, naging magka-partner kami. Marami kami yung liga na sinalihan. Nakapagpa-champion naman kami. Tapos yung mga nakasama kong coaches na sumama uli sa akin, si Coach Nalabata, Coach Marco Celestino, dating player ng mental, ngayon nagko-coach-coach na rin as a skills coach. Tinuturuan ko na si Coach Adrian Veloso, player din ng mental yan. Jason Ricardo, player din ng mental yan. So sila yung mga nakakasama ko lately. Si Coach Ian Boy Aquino, very supportive. Yung anak niya, nakitaan ko ng potential. Sa ngayon, bata pa naman yun. Pero yung shooting form niya, napakaganda na. Yung footwork niya, naayos na namin. Maganda na rin. Coach Jello, nakasama ko yan. And then, of course, sila Coach Lito, Coach Harold,
of course, Coach Bill Infante. Siya yung head coach namin sa MMDA, Metro League. Noong una, anak ko lang yung nakita niya yung player, kinukuha niya, pinag-4-4, 24 under. Nakita niya kasi naglalaro yung anak ko sa Santeda, Alabang College. Nakita niya lang, sinabi niya, Coach, may anak ka pala naglalaro. Sabi ko, opo, luckily nakuha siya na paglaro sa Santeda. So, sinamahan ko lang yung anak ko. Ang usapan namin mag-ama, dad, pag naging coach ka, mag-quit ako. Sabi ko, oo naman. Hindi ako naman lumabas na may palakasan. Unfortunately, nakitaan ako ni Coach Bill at saka ni Boss Red na which the team needs yung skills. Kaya napasama ako sa Las Piñas Home Defenders. We finished conference finals. Nakitaan nila ako ng love and passion. So, sinama nila ako sa coaching team. Unfortunately, yung anak ko naman hindi na nakapaglaro kasi naging open yung league. And sabi na anak ko, he needs to concentrate with his academics, which I am very, very proud of. Talaga inuna academics, and he's turning mature para doon. So until now, kasama ako ni Coach Bill. Kami ngayon ni Coach Bill magkasama sa, tumutulong ako sa Las Piñas, may public school, National High School, dito sa may Bamboo, Oregon. So yung mga players na, when it comes to skills improvement, talagang nakatutok ako. And Coach Bill is always there na sinusuportahan ako. And what's special is the respect. Na pag pumakap ako, hindi ako pinasasabihan ni Coach Bill na attitude ko. Alam niya ako ano yung gusto namin parehas mangyari about the Boulders. And right now, yung team ng Las Piñas nakakatuwa. Kasi now, na-realize sila importance ng academics. And luckily, nag-aaral na lahat talaga. As in, they're doing their job. Sabi nga namin, you'll never know until when ka maglalaro. As I've always said, mapamendal man yan, or batang LP man, batang mendal, always put class and pride within yourselves, or within the team. Yun yung lagi ko sinasabi. Kaya, happy naman ako sa development ng mga bata, ng mga ballers. And they appreciate small things na nagagawa mo para sa kanila. Maliit na bagay lang. Natutuwa na sila. So, those are the gusto ko pasalamatan. And as a skills camp coach, I am here, or we are here, to improve your skills. We assess yung flaws nyo. Bago namin kayo turuan, ina-assess namin, assessment muna kami before we proceed to our formal training. So, yan yung mga ginagawa namin. As a skills coach, never get tired of repetitions. Kami nga, paulit-ulit tinuturo namin. Kaya lang, kung nagsasawa man kami, hindi namin pwedeng pagsawaan. Kailangan namin ituloy. Yun po, sa Olympic trend, sila yung official uniform namin na dala-dala talaga namin. And then, lalo na sa mga camps namin, Olympic trend po ang nagsusupply sa akin na uniform. Meron silang YouTube channel. You can follow them sa YouTube channel. So again, this is Coach Ed Horse of Mental Huskies. Maraming salamat po. Tuloy lang po natin ang ating mission, vision. Please follow us on IG, Coach Ed Horse, sa Facebook, Mental Huskies Basketball Camp. And then, kakagawa lang ng YouTube channel namin, please follow us on our YouTube channel na Mental Huskies. So, tatlo na po yan na ina-uploaded ko. And then, I have a Twitter as well. Ang Twitter ko is 40sanggol. Yun naman, hindi masyadong basketball ang pinopost ko. It's more of what's happening around us or something different. But maiba naman. So again, from Mental Huskies Basketball Camp, from Camaraderie, Brotherhood, and the family, maraming salamat po sa suporta at sa mga bagong at sa mga gustong sumali po at sa mga newbies. We will not give up on it. We will give you the best result after the camp. Imposibleng wala kayong matututunan sa amin. Okay, from coaches and Mental Huskies coaches, maraming salamat po. I'm Leo Mercbugo. I'm playing for Mental Huskies as a point guard. Ako nga pala si Calvin Arrogante, playing for Mental Huskies point guard. Ako si J. Mark Benilosa ng Mental Huskies, playing for center. Ako nga pala si Walter Carlson Alam,
naglalaro bilang center ng Mendalaskis. What is Mendalaskis for me? Yung Mendalaskis is parang family na din kami din. Parang magkakapatid na rin kami ng mga teammates ko. Kaya pag naglalaro kami, walang sisihan na nangyayari o kaya parang away or tampuan na nangyayari. Tapos pag sa kung may magkamali man, itatama na lang agad natin namin para umayos yung laro namin sa game. Mendal sa akin ay isa na rin pamilya at parang magkakapatid na rin ang turingan namin ng mga teammates ko sa labas man o sa loob ng court. Yung Mendalaskis parang family ko na rin kasi madami akong natutunan sa kanila, lalo na kay Coach Ed, pati sa teammates ko. And yung basketball style namin, walang susuko hanggat di naririnig yung final buzzer. Para sa akin ng Mendalaskis, sila yung pangalawa kong pamilya kasi sila yung laging nagpapasaya sa akin. Ang natutunan ko sa teammates ko, pati kay Coach Ed, kay Coach Ed, marami akong natutunan katulad ng disiplina sa paglalaro, pati yung good sportsmanship na nangyayari sa game. Hindi po kami yung tipo ng team na kami po yung mag-start ng away. Then yung mga natutunan ko sa mga teammate ko, yung mga tinuturo rin nila sa amin pag nagkakamali kami, kunyari yung mga moves na or plays na ginawa namin na mali, tinatama agad nila, kaya marami rin kami natutunan sa mga teammates namin. Natutunan ko sa coach ko, pati sa teammates ko, inuman sa coach ko. Ang natutunan ko sa coach, kay Coach Edward, ay maging disiplinado sa bawat laro. At sa teammate ko naman, ang pagiging competitive sa bawat laro namin at pagiging one as a team. Ang natutunan ko sa kanila ay teamwork lang and walang susuko. Lalo na kay Coach Ed, madami akong natutunan, skills, shooting, pati yung katawan ko lumakas na dahil kay Coach Ed. Ang natutunan ko kay Coach Edward sa coach namin, magiging isang player na may disiplina. Ang natutunan ko naman sa mga teammates ko ay magtiwala lang kami sa isa't isa. Yan lang.